when you talk about these two individuals, we talk about fountain of experience and of excellence. Kaya, without further ado, let's get to know them better. Please welcome sa ating Star Magic Lounge, coming from GMIC, we got Det. And coming from Home Along the Riles, we got Becky, Miss Desiree Del Valle, and Miss Nikki Valdez. My God. Hello. Good evening, kapamilya. Hello, everybody. Hi, Robbie. Hi, Mare. Hello. I miss you. Hi, Mars. Hi, Robbie. And hello sa lahat ng nanonood sa amin ngayon. Oh, sige, go. Si Jody, si Des, and si Kay. Mga taga-tabing ilog talaga sila eh. Oo. Oh. It so happened na, I guess, because maliit pa lang ang Star Magic or as we used to call it, ang Talent Center noon. Talent Center. We would jam and be together a lot. Kahit yung mga mommies namin, magkakaibigan. I was sent to ABS. Ano yan? 1996. During that time, tapos na yung height ng Ang TV. So they were looking for fresh faces. After that, natapos, umuwi ako. Siguro for a year, wala ko narinig from them. Summer yun. Nagulat ako, isang araw, nasa labas ako ng bahay, magtatapon ako ng basura. May lumapit sa akin na mailman. Kartero. Okay. Tapos, parang nawawala siya. So, tinanong niya ako. Sabi niya, ikaw ba si ganito? So, sinabi niya yung full name ko. Kasi name ko yung nasa Telegram. Take note, Telegram yun. Telegram pa yun, ha? Sa lahat ng mga citizens natin ngayon, sa Kumu at Facebook, hindi ito yung app, ha? Telegrama as in literal na telegrama, hindi ito yung Telegram apps. Sulat. Mail siya. Oh. Okay. So sabi ko sa mail, ma'am, sabi ko, ay, ako po yon. Ah, okay, may telegrama po kayo. Ganyan, ganyan. So pagbukas ko, ito sa letter from Talent Center. Tapos nakalagay doon, we'd like to see you, ganyan, ganyan, we've been looking for you. Hindi daw nila ako makontak. So sabi nila, sige, mag-train ka na muna. Ita-train ka namin for Star Circle 4 na. Bale, sa March na yung launch mo. Something like that. Okay, so sabi ko, wala naman pong problema. So we were the last batch to be trained under Direct Peke Galiaga and Direct Lori Reyes. I remember, wala pang mga magagandang training center sa loob ng ABS noon. So we would train in a hotel. And every weekend yon, I would commute with my mom. We'd take the bus, we'd take the jeep, we'd take the taxi going to ABS or to the hotel para mag-train. Finally, ready na kami. Here comes Mr. M. Sabi sa akin isang araw, Mr. M wants to interview you. Ang office ng Talent Center noon was so small na after ng office ni Mr. M, may door lang sa second floor yon. Pag ganun mo, production na yan. Diretso na. Nandiyan na yung production. Sabi niya, come, let's take a walk. Naka-leather jacket siya, ganyan. Interview na pala yon. Hanggang sa tumigil kami sa lobby ng second floor, ng old building to, ha. Uh-huh. Tapos sabi niya, sing for me here. Sabi ko, here? Yes, here. Eh, ang ganda ng acoustics doon kasi cove yun eh. Yes, so, yes. Pag kumanta ka doon or nagsalita ka doon, may echo agad. Punta kami ng office ulit. And then, right there and then, he made me sign, I think, a 3-year contract. Yeah. Wow. Hindi ko alam na yun na pala yung interview ko. Kumbaga parang yun na yung last step to actually be launched as Star Circle. Batch 4. Batch 4. We were March 9, 1997, we were launched in ASAP. Actually, it started, I was about also 16. It started because
may pictorial akong ginawa for Star Newspaper. It's ano, face of the week naman yon. Yung friend ng, yung ka-golfmate ng mommy ko, si Miss Bichia Biera, she is friends with Miss Sherilyn Reyes. Sherilyn is an actress na, yes, I think batch, I don't know kung batch 2 or batch 1 siya, na Star Circle, na Star Magic. Because of her, she brought my picture, she gave it to Mr. M, and then they were circling around na parang, apparently, wala akong pangalan, wala akong address, wala akong number. So, it became like, I became the nameless face. They were looking for me. And then, when I was about, yun nga, 16 years old, for some odd reason, they seemed to contact me. They called the house, they talked to my mom, and then nagpakilala sila na Mr. M, Talent Center, gusto namin kuning artista si Desiree, ganyan-ganyan. So, nung time na yon, we were like talking about it. My dad actually didn't want me to go and audition. Oh, may pagtututo. Kasi, I was in school. So, parang, this is not the right time, my dad was saying. But, syempre, my mom was like, yeah, you know, just give it a try. Let's see what happens. I mean, there's nothing, diba? There's nothing wrong naman if she goes, blah, blah, blah. Summertime, they called again. So, summer na. Uh-huh. Pwede na akong pumita. I was 16. 16 na, okay. Yeah. So, pwede na akong pumunta. Pumunta kami ng EBS. Tapos, and then, yan, si Sir David Fabros, nakita rin niya ako. Ayan na siya, the nameless face. Oh, okay. So, so yun na, doon na nag-start yun, and then siguro a few weeks of coming back and forth to ABS for auditions, I was called also into the office of Mr. M telling me that we haven't launched it yet but I want you to know that you're already part of Star Circle Batch 7. Mm-hmm. And then nag-sign na rin ako ng contract. But sabi niya, syempre, formality, you still have to go to the remaining auditions left. Oh. So that's when it all started. Dominic Ochoa, Dimples Romana, Jericho Rosales, Christina Hermosa. Did I say Dimples na? Yes. Yeah. I did. Gerard Pizarras, Steven Alonzo, Paula Peralejo, Carol Banawa. Oh, Wacky Rojas, am I right? May Wacky Rojas yon. I think wala Julia sa listahan. Julia Clarete. Okay, mali, go. Mali yung listahan nyo. Wacky Rojas. Julia Clarete. And Julia last Clarete, na? Yun. Yan, Julia Clarete. Name at wait least lang 10. Ha? Sabi mo at least 10, pero feeling ko kasi mga 12 lang ata kami. Ata. Tama ba 12, ako, Robbie? Yes. So, oh, 11. Kahit 11. 10 out of 11. Wait lang. Siyempre, Jody Santa Maria. Okay. Si Alessandra De Rossi. Okay. Tracy Verhel. Siya yung daughter ni Miss Beverly Verhel. Audrey Vizcara. But she's not with us. So, malangit na wa. Gail something. I'm so sorry. Valencia. Gail, okay, there. Gail Valencia and I was the sixth girl. Okay, so lalaki is Andre Felix. Really? What? Yes. Andre Felix. My gosh. Miko Samson. Mm-hmm. Manny, malaking tao siya eh. Ha? No. Villar? Manny, or Pacquiao? Time namin, basta pag, di ba nagre-rehearse muna, nagba-blocking. Pagka tabi-tabi kami, at titingnan namin sino katabi namin sa number na yon. Kasi iisa lang yung makeup artist namin, at saka iisa lang ang nagbo-blower. Mm-hmm. So, pag let's say katabi ko sa blocking si Des or si Carol,
sasabihin ko, at tatanungin ko sila, magkukulot ka ba? Kasi pag magkukulot ka ng hair, magdidiretso ako ng hair. Para hindi pare-pareho. Okay. Para hindi pareho. Oh. So, kasi wala, isa lang yung gumagawa. Hindi talaga, hindi uso glam team. Yun, hindi pa kami, yun yung sinasabi ko, hindi pa kami nilo-launch ng Star Circle Batch 7. Pero pinag-guest na ako ni Mr. M sa Once Upon a Time, episode yun ni John Prats. Tapos, ang role ko doon, isa akong fairy. Oh. Tapos, super haba ng lines ko. Pero, minemorize ko yun. As in, sobrang haba talaga ng lines ko. Diwata ka rin. No, with Des naman, ganun din. We were gonna be launched the following Sunday pa. But I already taped the week before for ipaglaban mo. As for me, it was tabing ilog. Kasi hanggang ngayon, tinatawag pa rin akong Korean. Mm-hmm. Kahit ano pa yung ibang nagawa ko, very ano pa rin yung ano, yung tabing ilog. Pag minsan ay tabing ilog agad. Go Mars. Siguro yung movie na Got to Believe. Kasi talagang lahat ng Rico Claudine, lahat ng nakikita ko, nakakasalubong ko, parang lagi nilang sabihin, yung tumatak sa isip nila yung scene ko sa banyo. Na umupo ako sa inidoro, walang tubig, so wala akong panghugas. Basta yun yung iconic na ako ngayon. Sobrang thankful ako na na-discover ako ni Mr. M kami. Ni Mr. M, thankful ako for Star Magic. Siyempre, it's nice to earn your own money. Pero besides that, mas na-enhance ko pa yung talent ko, which I knew I had when at a very young age. Siguro daming nagsasabi na baduy artista, baduy. Pero you know what? Sabi ko, sobrang thankful ako na naging artista ako. At hanggang ngayon, for 22 years, I'm still in the industry. Sobrang happy ako na nashashare ko pa rin yung talent ko. Marami pa akong nakakasama, marami akong nakikilala. At mas habang tumatagal, ang dami ko pa rin natututunan. Especially sa mga veterans na nakakatrabaho mo. Sobrang, pag nagkwento sila, talagang makikinig ka. Eh. Yung, kung ano pa yung aral na pwede mo pang mapulot from them. Kung nilunch kami, hindi ko makakalimutan sa press con. Tinanong ako, kung anong, parang saan ko nakikita yung self ko 10 years in from 10 now. Years. Sabi ko nun, hindi ko alam, pero gusto ko maging isang Gloria Romero. Ganon yung peg ko nun. Hindi ko naman iniisip na maging superstar. Ano? Basta gusto ko lang, ang goal ko lang nun was to last. And I think, parang nakakatuwa. It's been more than 10 years that, you know, I'm living the dream. I'm living what I just was saying. What? How many years ago? Parang, di ba, hindi, kinikilabutan ako as I speak. Hindi ko talaga yung feeling. The first individual, pakita natin. Oh, okay. Ganda. Gandang-ganda, oh. Yung honey ko. Mm-hmm. Nami-miss mo ba ako? Kailan ka babalik dito sa Manila? Miss ka na namin. Ang sabi niya, may pandemic be. Pagkatapos daw, baka pagkatapos. Ako, natutuwa ako. Let's have like a couple more. Sino ba yung mga picture na? Isa pa nga pa. Okay, ito. Okay. Oh, okay. For Miss Nikki, Carlo Munoz, and for Miss Desiree, Miko Samson. Miko. Si Carlo was my husband in Got to Believe the movie. Mm-hmm. Yeah. Ngayon, nag-migrate na yan. Nasa US na siya. Siguro,
ang pwede kong tanungin sa kanya is, ano na bang ginagawa mo ngayon? Miss Des. Ako naman, si Miko Samson. Kabatch ko siya sa Star Circle Batch 7. Kasabay ko siya. Tapos, sumama siya sa Jimmick na cast kasama nila Camille, nila Angelica. Napasama siya doon. Pero after noon, parang hindi na ata siya naging active. And I think, parang nagpa-practice na ata siya law. So, correct me if I'm wrong, Miko, kung yun nga ba talaga ang ginagawa mo ngayon. At saka, kamusta ka na? Kasi parang, wala na rin ata siya dito sa Philippines. Baka ngayon, sorry pa. Oh? Ito. Oh, okay. Ito na. Miss Nikki. Patrick Garcia, magkapatid ba tayo? Kasi Garcia ako in real life. Ah, talaga? Alam mo, yan si Baron, kapatid ko yan. Sa tabing ilog. Actually, gusto ko lang siyang i-congratulate. Ayoko na magtanong sa kanya. Gusto ko siyang i-congratulate kasi kinasal na sila. Yes. Kasal na siya eh. So, sana... May baby na siya. May baby na rin siya. So, ang wish ko lang for you, sana pagpatuloy mo yung faith mo, tsaka sana happy ka, and kung makakabalik ka man sa trabaho, pagigingan natin, kasi magaling ka naman talaga, Baron, alam mo yan. And congratulations, I just wish all the best for you. Yun lang. Tsaka Godspeed. Mabuhay ka. Game. Meron bang makapagsasabing iniisip kita? At meron bang may alam na laging hinahanap ka? Kung ako naman ay iiwas, malalaman mo pa na ako ay may lihim na pagsinta. Nasabi nila rin yung pagsasama. Ito, meron kami isang photo kung saan kayo nagsama. Can you share that certain memory-ish? Okay. Sige. Yun, oh my no? God, sa ASAP yan. Wow. OMG! Wala nang sabi. Throwback! Kailangan pala sa pagganyan, eh, oh. Oh my goodness! Ayan, oh. Kakaiba. nakita mo. Ganyan lang naman ang ASAP nun. I guess, always learn to love yourself first before loving others. Always keep your feet on the ground and your faith. Keep it strong. And ang daming questions, especially during this time. So, it's a great time that you can really spend and share with your family. And if you have the talent, you know what? Go for it. Kung gusto niyo mag-artista, mag-audition kayo, try niyo. Diba? Tsaka never give up on whatever, kung hindi artista, kung ano man yung dreams mo, never give up. I'm working now with young actors. So what I always tell them is to be humble, to accept criticism the right way, and to accept criticism to improve, not yung mag-i-end siya dun sa nasaktan ka lang. To appreciate what you have, not to be overconfident, you know, in anything, to respect your coworkers by respecting their time, their mm-hmm. efforts. You know, yes. putting both your feet forward, or never assume na kilala naman ako niyan eh. Uh-huh. Just because lumalabas na ako sa TV, no. Never do that. Kasi yan ang first talagang sign of respect na yeah. Na ipakilala mo yung acknowledgement.
acknowledge. Saka yeah. Mars, hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa natin, di ba? Sa mga, especially sa mga veterans na hindi pa natin nakakatrabaho, yan pa rin ang ginagawa ko. Oo, wag niyong don't take it for granted. Oo, wag niyong isipin na dami kong followers sa SockMed. Dami kong likes sa mga posts ko, eh indispensable ka. You know, a lot of actors, there are a lot of people now in the business who would want to be in your place. So yun yung lagi kong sinasabi at pinapaalala sa kanila. Never think that invincible ka. No, always acknowledge, always introduce, and keep both your feet on the ground kahit mataas na yung lipad mo.